Hi guys, this is Rasnov and welcome to my humble abode. And welcome to my YouTube channel. Hi guys, welcome to my humble abode. Welcome to my YouTube channel. This is your Millennial Engineer Rosnov. And for today's video, mag-a-attempt na naman po tayong mag-technical review ng isang kitchen appliance. So for those people na bago sa channel ko, kung this is your first time watching my technical review ng isang kitchen appliance, just to give you an insight, I made this type of content para magbigay ng buying guides and buying tips dun sa mga millennials like me na nag-i-invest na rin ng kitchen appliances sa bahay nila. So also for those young moms and young dads na nag-i-invest na rin ng mga kitchen appliances sa bahay nila. So kasi hindi rin biro ang pagbili ng appliance. Siyempre gusto natin when we shell out our money, makukuha natin yung quality, makukuha natin yung pinaka best treat sa atin, and also at the same time para kasi siyang pareha sa pagbili ng mga gadget or investment na rin siya. Kasi you buy something, you buy an appliance, and expected mo longer time yung use na magagamit mo siya. Kasi nga, binili mo siya not for a short period. So, if that's the case na nandito ka sa channel ko at pinapanood mo tong vlog na to, I think alam mo na ang ating susunod na i-review here, a digital electric microwave oven. Kaya i-highlights natin kung ano ang meron si digital na wala si analog. So, excited na ba kayo? Let's go! Okay, so bago tayo mag-proceed, mag-definition of terms na muna tayo. Ayon kay Wikipedia or kay Google. So, para guided lang tayo kung ano nga ba yung microwave oven. So, ang sabi dito, if i-flex ko dyan, a microwave oven, also called electronic oven, appliance that cooks food by means of high-frequency electromagnetic waves called microwaves. So, a microwave oven is a relatively small box-like oven that raises the temperature of food by subjecting it to a high-frequency electromagnetic field. So, ayun. So, ayun yung definition niya. Ang sabi, ano daw siya, box-like siyang appliance na ang main mission or ang pinaka-purpose ay mag-init through sending electromagnetic waves, which is also the microwaves, dun sa food na iniinit natin. So, just to explain it simply, so, meron tayong food, for example, galing sa ref, and ilalagay natin sa oven natin, pasok sa oven, then iinitin. So, paano nga ba iniinit nung electric oven yung food? So, yung food kasi na galing sa ref, may water molecule, may moist. Ang gagawin kasi nung microwave, papasukin niya yung water, and yung water, i-vibrate niya. So, yung mga moist dun sa loob ng food, i-vibrate niya, which is, yun yung nagkukos nung pag-init ng food. So, by that mechanism, by that definition, kaya naging kinoconsider si microwave oven as the one of the most efficient way ng pag-heat. Kasi wala kang fire and wala kang cookware. Even induction guys, efficient na si induction sa pag-iinit. If heating ng food, very efficient na si induction. But microwave oven, if in terms of heating, matatalo niya si induction kasi wala ka ng cookware na kailangan pa initin para uminit yung food mo. Diretso food niya na yung iniinit mo. But dapat kasi may presence of water molecule kasi yun yung i-vibrate nung microwave natin. So let's just to give you an insight,
additional na lang siguro kasi yung microwave, meron tayo diyang main part, meron tayong main part dito sa microwave na to na hindi kasi natin mababaklas. Hindi kasi tayo nagbabaklas dito sa vlog. So sasabihin ko na lang, meron diyang magnetron. So yung magnetron yung nagpo-produce nung mga microwaves na nagpapainit ng food natin. So nandito siya, nandiyan siya within the inside circuitry of the microwave. Actually, siya yung main part ng microwave. Kung wala siya, walang microwave. So, siya. So, sa design naman ng microwave natin, it's either sa left side or right side. So, mapapansin nyo kung nasaan yung magnetron. Once na binuhat nyo yung microwave nyo, may isang side dyan na mabigat. So, nandun yung, ano, yung magnetron. So, pakiingatan. Not only the side kung nasaan yung magnetron, but pakiingatan as a whole yung unit. Kasi medyo sensitive yung microwave, but safe naman siya and convenient sa pag-iinit. So, excited na ba kayo? Ang daming definition. So, let's go! So, punta muna tayo dun sa body. So, hindi ko kasi guys natago yung box. Wala na ang box dito sa bahay. So, diretso na tayo sa body. So, guys, punta na muna tayo dun sa body. So, outside, going inside tayo. So, for the body material, stainless siya na coated lang. Ayan, kinalayan lang ng black. So, coated siya na stainless, which is very okay. Dahil black yung design niya sa harap, majority black. So, siguro, pinarehas na nila na black lahat. So, sa gilid, meron tayo ditong labasan ng hangin. So, meron tayong ventilation dyan. Meron tayong exhaust. Sa likod naman, check natin. Oops. Stainless din siya, but hindi siya coated. Nakaparehas na ito. Ibang coated yung ginamit dito. So, for the rating label, meron tayong rated voltage. So, lagi natin i-check yung rated voltage, which is 230 volts AC. Wait lang, kita ba? Lapit ko. Hindi pala kita. So, meron tayong rated frequency na 60 Hz, which is okay na okay kasi 60 Hz tayo dito sa Pilipinas. Guys, again, this is a digital microwave oven. Importante yung specs na frequency. So, for the rated input microwave power, meron tayong 1.5. For the rated output microwave, meron tayong 700 microwave frequency, which is, ayun nga yung magnetron natin. Ang kaya niyang palabasin is 2,450 megahertz. So guys, nagbe-base rin tayo dito sa specs niya. So, kung makakakita kayo sa market na bakit ang mahal nito, ang liit, ang laki nito, pero mura kesa sa mas maliit, check nyo guys, itong magnetron, check nyo rin yung output power. Itong output power kasi, ito yung mismong kakayanan ng unit na magpainit. So, yung input power kasi yun yung power consumption na nung unit natin. So, meron din silang warning label. So, this one also for their exhaust. May fan dyan kasi importante din. So, guys, siguro alam nyo na nandito sa side na to yung magnetron. Mabigat siya. Guys, may tip ako. So, this is the very first time na ibibigay ko tong tip na to sa vlog ko. Dito lang yun sa microwave oven. So, for those people na familiar dito, this is na hindi familiar or familiar, this is an ICC sticker. Kita ba? And so, doon pa lang sa ICC sticker. Guys, ang ICC sticker kasi, si BPS, DTI BPS ang nagre-release nun, which is, alam nyo naman guys, yung ICC sticker, safety, concern yun about sa safety. So, once na yung product natin may ICC sticker, ibig sabihin, safe yung product natin. So, dito naman sa kabilang side, ayun, wala na, kasi nga nandito na sa likod yung ano niya, yung exhaust. So, for the footings, guys, sorry, medyo mabigat talaga. So, for the footings, ano lang siya?
plastic. So, wala naman ako masasabi doon sa footings kasi nga yung operation naman nito hindi siya movable kapag ginamit natin, meaning safe siya, no need na may suction yung footings niya. So, this footings is okay. So, mapapansin natin sa ilalim, sobrang open yung ano niya, yung bottom casing niya dahil nga kailangan natin ng ventilation dito sa unit na to. So guys, again, nakalimutan ko pala yung sa door. Yung sa door guys, ano to, tip lang guys ah. Kung mapapansin nyo, hindi see-through, hindi nyo nakikita yung nasa loob. Makikita nyo yung iniinit nyo if umiilaw na yung ilaw sa loob, yung lamp sa loob. Pero dapat hindi see-through yung ano natin, yung microwave oven natin. Pag may nakita kayong see-through kasi na microwave oven. So ito na lang. Kaya siya hindi see-through kasi meron siyang ano, metallic mesh. Pakita natin. This one. Ayan. So meron siyang metallic mesh na yun, which is ito kasi yung nagbablock nung microwave oven, nung microwaves na binabato doon sa loob. So important na hindi talaga see-through, hindi talaga clear na makikita mo yung iniinit mo sa loob, like your typical na convection oven. So, ganun talaga si microwave. So, for the accessories, ito lang naman, turntable, tsaka yung gulong niya. So, ito made of glass. So, guys, kaya made of glass din siya. Ang bigat talaga. So, sure ako, yung material na ito, ng turntable natin is high resistance sa heat kasi nga nagpang-init yung ano natin, yung appliance natin. Tapos kung hindi kasi high resistant sa heat yung gagamitin na turntable, mababa yung quality nung magiging product natin. Kaya dapat maganda yung quality ng turntable. Tsaka isa lang to sa ito yung pinaka main accessory niya, itong dalawa. Pag nawala to, hindi na natin magagamit. So you just have to put, ito yung may tatlong gulong din siya. And isasakto lang natin this doon sa loob. So, okay guys, just to give you a closer look. So, what's inside the cavity? So, this is the cavity. Finlashlightan ko lang guys, ah, kaya ako may mga ano na dyan. So, this is the cavity. So, ayon sa ating specs ng ating unit na fini-feature ngayon, this is a 20 liter microwave oven capacity. So, susukatin lang yung length, depth, tsaka height na itong cavity. Tapos, yun na, i-convert mo na yun into liters. Yun na yung capacity. So, guys, yung body na ito sa likod, stainless pa din. Ito yung nakabukol dun sa likod. Ito, stainless pa din. Ayan. So, coated din yung inside body, guys. Yung microwave natin, dito siya nakapwesto. Meron din tayong guide dyan, which is yung kasi yung magtuturo kung saan direction ibabato yung mga microwave. Then, this one, meron tayong lamp dito. Kita ba? Meron tayong, dyan lalabas yung ilaw natin para makita natin yung niluluto natin whenever we use this unit. So, that's it guys for the inside of an microwave oven. Okay guys, so isasaksak na natin siya, which is this one. So, again, sa plug niya, sige, puntahan na muna natin yung cord. Kasi usually, di ba, yung plug and cord, easy cord, easy plug, hinuhuli ko tuwing vlog. So, sige, punta na tayo dun sa cord. So, guys, dun sa cord, ang ganda. Una nga ako pa lang, na-amaze na ako. Kasi, ano siya, double sheeted and makapal. So, check lang natin yung specs niya. Meron siyang 3G, 1.0 mm squared. So, sana kita siya. So, 3 wire siya na may grounding na yung cross-sectional area niya is 1.0 mm squared, or yun yung sinasabi nating 1, which is right, tamang-tama lang sa power consumption niya, 1,500 watts. So, again,
3-wire siya ayon sa cord. So, nag-match naman siya dun sa plug. 3-wire din. Meron tayong line 1, line 2, and the grounding. So, this type of plug, standard siya sa Pilipinas. So, okay na okay this one. So, pag-anayin na natin guys, dahil gagamit ako ng adapter dahil yung extension ko dito, hindi pa ganito. So, patayin muna natin yung ground. So, tip, guys, tip. So, wag po natin papaganayin yung microwave oven natin na walang laman. So, if once na gagamitin natin yung microwave oven natin, dapat may laman, may iinitin tayo. Kasi yung magnetron, magbabato na yan agad ng microwave if wala. Pag once nagbato ng yung magnetron natin ng microwave, maglalaro na yan sa loob. If wala, magbabounce back kasi sa kanya, which is yun ang karaniwang dahilan kung bakit nasisira yung microwave. Nagpapagana tayo ng microwave na walang laman. So, nagbabounce back kay magnetron yung binabato yung microwave. So, just for the sake of this vlog, maglo-load tayo ng ayan, tadaan, tubig lang. Tubig lang to na ceramic. So, tip para dun sa mga cookware na advisable, mamaya iisa-isahin natin. Pero this one, ceramic mug na may water. So again, bawal nga tayong gumamit ng ano, gumamit ng microwave na walang laman. So let's go with the function. Okay guys, for the quick function, karaniwan sa mga digital microwave oven natin, ito rin talaga yung kinagandahan ng mga ano, ng mga digital. Meron na tayong quick function dito na plus 30 seconds. So, yun na yung pinakaunang ma-highlight natin dito sa digital na to. So, again guys, isa-isahin natin yung ano, function na button. Meron lang naman tayong 1, 2, 3, 4, 5 na button dyan. So, P1, P100, tapos adjustable yan. I-adjust mo siya by using this knob. So, this P100, pababa until 30, until P10 pala. So, from P10 to P100, that means the power level na isa-set mo sa pag-iinit ng microwave mo. So, kung i-compare natin siya sa the knob, the rotary, or the analog type ng microwave, ito yung siniset natin na medium heat, high heat, or low heat. So, doon papasok yung power. So, this one, defrost. So, meron tayong defrost. Defrost 1. So, bakit? Kasi meron din tayong defrost 2. So, sa defrost 2 naman, timer din yung nakalitaw. So, sa defrost 1, ang suggested niya sa defrost 1, ito yung kung alam mo yung iinitin mo via grams nung food. So, meron siyang suggested dyan. If defrost 1, so kung alam mo yung weight ng iinitin mo, yun yung function na gagamitin mo sa kanya. So sa defrost 2 naman, more on time yung ano, yung concern mo doon sa pag-iinit mo. So when you start it, ayan. So yun yung function ng defrost 2. So for defrost 1 naman, for example, meron tayong 400 grams of meat na i-defrost. Siya na bahala mag-set kung anong time. So basta alam natin yung weight ng i-defrost natin, let's go for the defrost 1 function. So guys, again, for the defrost function, kaya din siya may asterisk. It shows snow or frozen. So yun, defrost 1 concern niya is for the weight. So, once na alam mo na yung weight nung i-defrost mo, siya na magsiset nung time. And for the defrost 2, again, ikaw naman dun yung masusunod kung ano yung time. So, guys, kung mapapansin nyo sa defrost 1, ang tagal, no? Defrost 1, sabi na yung 200 grams. Ayan, 5 minutes and 30 seconds. So, guys, if you are using an analog microwave oven, pwede ka rin mag-defrost. So, hindi mo kailangan ng...
hindi mo kailangan bumili ng digital microwave oven para makapag-defrost. So, you just have to set your analog or your manual microwave oven to its lowest power and set mo yung timer na gusto mo. So, yun lang naman yung concern ng pagde-defrost, matanggal yung frozen sa loob without heating too much ng food kasi ayaw natin maluto rin naman yung food sa microwave kasi ide-defrost nga lang natin siya. Okay guys, so punta tayo dun sa next function. So, yung function nung clock. So, dito guys, isa-set mo lang siya. Saset mo lang yung oras kasi again, this is a digital microwave oven. This function, this time clock function, hindi mo siya makikita sa analog, pero kasi sa digital, kaya ka may clock function na ganyan kasi yung digital mo kayang mag two-stage multi program na operation without human intervention na. So, sunod-sunod na yun. So, guys, isa-set ko lang. Today is right now, it's 6:30. So, naka-ano pala siya, military. So, 18 and then 30. So, mamaya guys, meron kasing importance. Ipapakita rin natin yung two-stage cooking niya. Kaya, kailangan din natin iset yung time. So, this one, this function naman, ano lang siya, yung this one is for pause or for clearing nung function or for the next function. Yung ito, yung ganun, yung parallel lines na function. So, for example, this one, nagmalika ng pindot, ito yung parang ano niya, reset niya. So, this one guys, may default nang naka-program sa nab natin. Meron tayong E1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, hanggang A8. So, those program guys, it depends na sa naka-program dun sa nabilin yung microwave oven. So, for example, this microwave oven, meron siyang 8 function. So, yung 8 function na yun, nasa instruction manual. So, humingi rin ako ng instruction manual nito kasi nawala ko rin yung instruction manual. So, just for the sake of discussion kung ano yung mga 8 program function na yon, meron tayong E1 is for auto reheat. Ayan. So, E2 is for vegetables, A3 is for fish, A4 is for meat, A5 is for pasta, A6 is for potato, A7 is for pizza, and A8 is for soup. So, guys, hanggang 8 lang yung function. So, I suggest if, para hindi ka na malito, kasi itong mga preset functions, suggested na siya, hindi mo na siya mababago. Pero, naka-user pa rin naman yun. For example, ang function natin ng pizza is A7. No need mo nang tandaan kung ano yung pizza, ano yung vegetable. You can go using this direct microwave direct heating by pressing this one. So, kada press mo dyan, madadagdagan ka ng 30 seconds. So, again, yung preset program natin dito, ano lang siya, suggested lang siya. But for me, personally, hindi ko siya nagagamit kasi okay na ako. Dito pa lang, okay na ako. Solved na ako sa pag-iinit. Also, by setting this power, okay na rin ako sa function nung microwave. So, kaya yung mga function dito, hindi ko na rin siya nagagamit. So, that's it for the buttons and also for this knob. Okay guys, so punta na tayo dun sa multi-stage cooking. So, binasa ko yung manual, meron lang siyang hanggang 2-stage nung cooking. So, for this type of microwave oven, kaya niya since ano siya, digital siya. Wala nang human intervention after ng operation 1, pupunta na siya sa second operation. But, kaya din naman yun nung analog or nung rotary natin. But, may human intervention after ng program 1. Ipoprogram ko muna siya. So, just for the demo, so, for example, meron tayong need a defrost. For example, meron tayong i-defrost in 30 seconds. And after natin i-defrost in 30 seconds,
gusto natin ng for example, yung defrost power natin gusto natin level 3 lang. So P30, 30% lang ng power, 30% lang ng 700 watts. So 30 seconds lang na 30% power, and after ng defrost na yon, magpo-proceed na tayo sa cooking, let's say 5 seconds. So ganito siya isa-set. Punta tayo sa defrost. Defrost 2 kasi yun yung time. So ayan, 30 seconds natin siyang i-defrost. So next is the power. Kasi 30% lang yung tansya natin na okay na yung defrosting sa power. So just press the okay. Then for para makapag-set tayo ng timer dun sa microwave natin. Ayan. Dun lang tayo sa mababa. So for example, 5 seconds lang siya kailangan maluluto na. So i-okay lang natin, then that's it. So let's see kung magbu-multi-stage yung ating microwave. So again, meron tayong 30 seconds na P30. So kung napansin nyo, humina. Kasi 30% lang yung nire-require natin out of 700 output power. So countdown lang ng 30 seconds dun sa defrost. Guys, again, this part is the first stage, the defrost. So after this, automatic na siya papasok sa 5 seconds, which is yun na yung microwave natin, yun na yung P100 natin. So again guys, magagawa lang natin to sa mga digital oven natin, kasi nga kaya niya makapag multi-stage. But dun naman sa ating mga analog or rotary na microwave, although kaya niya, kailangan pa ng human intervention right after natin mag-defrost. So mag-ano na ulit tayo, magpipindot na ulit tayo just to proceed with the cooking. So guys, for additional safety usage nitong ating digital microwave oven, meron siyang safety lock feature. So this one, ilo-long press lang natin siya, magbi-beep siya. Ayan, so if yung display function na, yung display panel natin, nag-display na ng ganito, ibig sabihin, naka-child lock na siya. So anything na gagalawin dito or incidentally mapindot ng mga bata, safe na safe yung ating microwave oven. So para bumalik ulit sa, para ma-unlock yung child lock natin, long press lang rin ulit dito. And that's it, pwede ka na ulit mag-operate. So that's it guys for the main operation ng ating microwave ovens. Okay guys, so dun additional lang sa hinighlight na rin kasi natin kanina, very first time natin hinighlight yung ICC dito sa microwave oven technical review. So just to give you an idea, yung ICC kasi sineset yan ni DTI-BPS kung ano yung mga appliances na requirement yun. So once yung appliance nyo may ICC, ibig sabihin ni-require ni BPS na may ICC ito, ni-require niya na dapat pumapasa to sa standard ng Pilipinas. So guys, this microwave oven, may ICC siya. So for sure, pumasa to sa standard ng ating mga testing laboratory. So, kung ihalan tulad natin siya kasi sa helmet, diba, hindi ka naman bibili ng helmet na walang ICC sticker. Kasi nga, yun nga yung pinaka parang shield mo na confident ako sa helmet ko na pumasa to sa standard. So, ganun din guys sa appliances. Gusto ko lang magbigay ng beware or ng warning sa mga mabibili natin online. Just check the seller, ask the seller kung may ICC certificate ba yan or even PS certificate. Kasi same lang naman siyang implementation ni DTI-BPS. So again, check for that safety feature ng ating appliance na binibili. Kasi guys, ito nga yung magiging shield natin, magiging confident tayo sa product natin na pumasa sa standard, pumasa sa masusing pagtetest, torture testing ng mga test lab. So guys, again, look for, if you're going to buy, if you're looking for a microwave oven, check for the ICC certificate, ICC sticker, or PS stickers.
Okay guys, so that's it for the operation ng ating digital microwave oven. So sana nakapag-share ako nung knowledge dun sa pag-operate ng digital microwave oven. Kasi if you're gonna ask me if I'm going to buy an microwave oven, digital or analog, mas pipiliin ko si digital. Kasi mas marami siyang function, mas marami siyang suggestion. Although, pares naman sila nakakapag-init. But ayun nga, unang-una may display ka dito, may child lock function ka dito. Pwede ka makapag multi-stage dito, which is kaya din naman nung analog natin, but sinasabi ko lang na ay microwave na digital ay may advantage kesa dun sa analog. So guys, for additional tips siguro sa cleaning and maintenance sa outside, maglilinis lang tayo, dry cloth lang, just to wipe off yung mga alikabok. So, but for the inside, soapy water, I suggest you use soapy water dun sa basahan. Kasi pag nagiinit tayo guys ng mga masosos na food, tumatalsik siya, especially if nakalimutan mong takpan, if nakalimutan mong lagyan, ilipatong yung lid, tumatalsik talaga yung mga masosos. So for additional tip again guys, sa mga cookware na pwede sa microwave, just check the label nung ating mga cookware. So for example, I have here with me, para silang plastic, but ayan, may mga claim naman yung mga manufacturer niyan. Kita ba? Kasi sabi dito, microwave and dishwasher and freezer safe. So this one, if meron akong food, i-microwave ko dito, hindi bibigay itong container. Plastic to guys ha. This one, although walang nakasulat sa likod, i-check nyo rin yung takip guys. Kasi meron nakasulat sa takip, suitable for use in microwave oven. So, siguro mag-flex na lang ako dyan ng mga logo ng microwave. Kung paano malalaman kung ano yung logo ng plastic na microwave safe. So that's it for the plastic container na safe sa microwave. For the glass naman guys, I suggest you limit the use of glass kasi hindi lahat ng glass high resistance. So kasi if we're gonna use glass sa ating pag-microwave, pag-iinit ng food or ng drinks, kailangan high grade, high class yung glass na ginamit. And hindi kasi natin makikita sa specs ng glass kung kinlaim niya, kung anong spec siya, kung gano'n siya kagandang klase ng glass. So, I suggest we limit ourselves doon sa glass. Kasi napansin ko karamihan sa glass, umiinit yung glass kasi nga hindi heat resistant yung glass, which is very wrong when using our microwave oven. Kasi pag nag-microwave oven tayo, hindi dapat yung cookware yung umiinit, yung food. So, mapapansin nyo, if nag-init kayo ng food, dapat pag hinawakan nyo yung cookware, hindi mainit. Ang mainit na part lang niya, yung ilalim, which is nandun yung food. Or if punong-puno ng food talaga yung ininit nyo, talagang mainit dapat yung cookware. But once you feel na yung cookware na pinang-init nyo dun sa microwave is mainit, nang wala namang food na nakadikit sa kanya, I suggest stop using that cookware, especially sa glass guys. So, that's it for the glass. So, for the ceramic guys, ang ceramic naman, yun talaga yung pinaka-advisable kasi heat resistant talaga sila. So, I suggest yung mga mug, yan. Yung mga ceramic naman, karaniwan naman sa cookware natin dito is ceramic. So, safe na safe siya for microwave oven. Just check, guys, dun sa mga ceramic. Kasi, di ba, for example, may basong ceramic na yung rim niya may gold, may mga conductor. Just check for that design, guys. Also, sa mga pattern, kasi may mga pattern din na conductor. Basta anything na conductor, guys, bawal doon sa loob ng microwave natin. Additional din, bawal ang mga utensils. Ayan, kasi bakit bawal? So, guys, once nagbato kasi ng microwave yung magnetron natin, dadaloy siya sa conductor, which is, for example, the utensils. If dumali siya sa utensils, walang masisense kasi na tubig din dun sa utensils and mag-iinit, magkukos ng spark
yung conductor na yon, which is the utensil, sa loob nung ano, microwave natin. So if incidentally na kalimutan nyo, yeah, magkukos talaga ng sira ng ating microwave. So guys, again, pakiiwasan po yung paglalagay ng mga conductor sa loob ng ating microwave, kasi ibabato niya lang pabalik, pa-bounce back yung ano natin, yung microwave natin. So that's it. Additional siguro paper. Hindi lahat ng paper, guys, pwede sa loob. So kasi meron tayong microwavable na popcorn, guys, 'di ba? So papel siya, but may specs kasi ng papel doon sa microwave na 'yon, sa popcorn na 'yon, na microwave oven safe siya. So if walang ganun, alam niyo yung mga brown plastic bag, wag nyo nang itry. I suggest if convince kayo na hindi naman to masusunog, kasi 5 seconds ko lang naman iinitin. Guys, wag nyo nang itry, dahil it's either masira yung unit nyo or magkos ng sunog, lalong-lalo na papel, guys. Flammable ang papel. So that's it, guys. So papromote ko lang yung mga nagawa ko pang technical review ng appliance. Meron na rin ako nagawang electric oven. Actually, this is the 11th time na nag-technical review tayo ng appliance. So meron na tayong electric oven, air cooler, meron na rin tayong Samgyeopsal griller. So i-link down ko na lang doon sa description yung mga link nila, para hindi na rin kayo maligaw, or if curious din kayo, guys. So again, just before I end this video, I just want to give a shout out to my channel members, Sir Andrew Laquachero, Jeremiah Mendoza, Mami Lalanglang, Awesome Trader, and Jessa Empathy. So guys, sa mga bago sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell para ma-notify ka sa susunod kong upload. So guys, this is your Millennial Engineer Rosnoff. See you on my next vlogs. Peace out.